inaasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, servisyo magkabago. Express. Mabuting araw, lalo na sa mga ka-eskwela natin nandito na. Ang topic natin ngayon tungkol sa UMID pay card. Baka marami nang nakarinig dito. O doon sa mga nag-apply ng UMID pay card, ano ba ito, itong UMID pay card na to? Ang UMID pay card, kung makikita ninyo dito sa kabilang side ng screen, meron na siyang SSS, sarap mag-upgrade. Ang UMID, yung UMID card natin dati, yung generic, ito yung mga ina-applyan natin dati yung UMID card sa mga kasama kong katulad ko na member rin ng SSS. Ito yung generic card ng UMID na i-upgrade natin naman ngayon para maging magkaroon siya ng bank component na tinatawag kasi ito naka-link na to sa banko. Kapag ginawa niyo to ngayon, meron pagkakataon na manalo kayo ng isang Mitsubishi Expander o kaya naman kung sasali kayo sa promo na to, meron kayong 200 pesos na Jollibee gift check agad. Kaya alam, may mga requirements po ito. Ipapaliwanag ko lahat ito mamaya. Samahan niyo lang muna ako. Ano po ba yung UMID card? Siguro naisip niyo na rin yung dati pa itong UMID card na to eh. Ang UMID card po, nagawa noong 2005 pa. Inisyo po ito under EO 420 para hindi ho mangyari yung nasa wallet natin, dami-daming card. Ang purpose po nito, streamline yung mga ID. Iisa na lang dapat yung ID natin. And later, noong 2008, nag-issue na naman po na panibagong EO 700. Ang sinabi po dito, SSS na ang magpapatupad ng UMID ID noong panahon na yon. Ito po yung batas na kasama namin sa pagpapatupad ng UMID card. Short background lang po. Ano po ba itong UMID card? Apat po ang estado ng ginagawa dito. Ang una, yung kaka-capturing muna kayo sa branch. Pag po yung mga miyembro pupunta sa branch, nag-a-apply ng UMID card, mag-fill up, ini-screen, tapos kukuhanan kayo ng photo, ng signature, ng fingerprint. Tapos ito po, merong verification. Yung verification po nito, ginagamit po ito ng hindi lang ng SSS, ginagamit din po ito ng GSIS para common po yung verification. Mamaya may papaliwanag pa rin ako dyan sa verification niyo. Tapos mag-i-issue po, ipiprint po yung card. Ang maganda po dito sa card natin, polycarbonate po ito. Yung mga nakatanggap na ng UMID card nung nakaraan, kung ihuhulog po ninyo yan, ang tunog po niya, tunog lata na, hindi po siya tunog plastic. Magandang klase po yung card natin na yan. At yung card po na yan, yan po yung ginagamit natin para sa mga kiosk ng SSS. Yan po yung magagamit nating identification kapag napupunta tayo sa banko, sa DFA, at kung saan-saan pa. Kaya lang po, nangyari nito, doon sa verification nitong nakaraan ng taon, nagkaroon po kami ng problema kasi yung verification na hawak ng isa pang government agency, nasira po ito. Kaya itong upgrade po na ito, i-offer namin una doon sa mga may pending application pa muna. Actually, hindi po lahat makukover kagad. By phase po ang gagawin natin. Ang unang phase, yung katulad po ngayon, ginagamit na, nag-uumpisa na po yung promo. Ang una po namang iimbitahan dito, yung mga hindi na-issuehan ng card o yung mga pending card application nitong 2019 hanggang 2020. Malayo-layo po yun, kaya lang nagkaroon nga po ng problema sa verification. Kaya ang nangyari, yung po ang inuuna natin. Matapos po niyan, bago sa umpisa po ng taon, iimbitahan naman po yung capture natin, yung mga nag-apply ng mula 2021. Kasi po ang nangyari, noong
nung nagkaroon po ng pandemic, ng COVID pandemic, inihinto po namin ang UMID application para hindi papasok sa mga branches, pati natin yung mga miyembro, maiwasan natin yung hawahan. Ang nangyari, nung bumalik ang 2020, nung dumating ang 2021, maluwag-luwag na yung sitwasyon, nag-resume po yung data capture namin para sa UMID. Kaya lang dahil nasira na po yung verification machine na to, naka-capture po namin pumula 2021, kailang hindi ito napoprocess hanggang ngayon. Ngayon po, magagawa na po itong process, mai-invite na rin po, mai-invitahan na rin po lahat-lahat ng mga ano. Pero ito po, yung capture po na pumula 2021 hanggang ngayon, maaari po kayo makatanggap ng invitation siguro mga first week o ito Enero po, January 2023. Eh, bakit po ba kaya ginagawa ng SSS to? Ito po para magkaroon ng oportunidad yung mga, kasi marami na po kami nabigyan ng ano, ng UMID card. Kaya po tayo nagbibigay ng UMID card para makilala ng SSS kung sino-sino ba talaga yung member niya. Kilala ng tama. Ito po yung bibigyan natin ng mga pagkakataon na maging UMID ATM card naman o UMID pay card yung kanilang mga card. Kasi po, sa dami nang na-issue natin yung UMID card na to, ngayon, nung panahon na yon bata pa sila eh. Karaniwan to, ngayon malapit na sila mag-retire. Yung iba, nagpapile ng maternity, nagkakaroon ng sickness o ng disability, o kaya talaga yung retirement na. Gusto natin i-convert itong UMID card nila sa ATM card na. Bakit? Kasi para makapag-provide tayo ng convenience sa mga miyembro natin. Kasi kapag dito kayo nag-apply ng UMID ATM pay card, napakadali lang po. Online po lahat ang mga. Mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano gagawin yun. Ganun din po yung approval ng disbursement account. Kung namumroblema kayo, kung pupunta kayo ng bangko, kinakailangan nyo magdala ng ID, kinakailangan nyo na kung magpapile kayo sa SS ng loan o ng disability o ng retirement, kinakailangan nyo pa magbalik-balik. Ito po, napakadaling yung magagawa. At saka yung pang-apat, efficient and accurate disbursement ng loan proceeds at benefits sa mga miyembro. Yung dinidisburse na pera ng SSS, ito po yung pera pinagkatiwala rin po ng mga miyembro sa SSS. Kaya kinakailangan sa tamang tao, sa tamang miyembro namin i-disburse yung pera. Kaya kinakailangan may UMID ATM card. Mas magandang merong UMID ATM card. Ano po ba advantage ng UMID ATM card? Yung nga po natasabi ko kanina, tukoy namin kung sino-sino yung mga tao na pwede na, kung sino-sino yung mga miyembro na naghulog na sa pagkakataong to, nag-a-apply naman ng loan, nag-a-apply ng maternity, nag-a-apply ng retirement. Alam namin na itong mga taong naghulog na to, sila yung babayaran namin ngayon, sila yung bibigyan namin ng benepisyo. Saving in time and effort spent by applicant for card replacement. Makikita nyo na kung dati pupunta pa kayo ng SS, kasi po ang mangyayari sa upgrade natin para sa mga 12 million na na-issue natin, i-online na lang po natin to. Mabilis na po ang mangyayari. Hindi kayo pipila. Mabilis lang po natin. Promise, madali lang kayo makakakuha ng panibagong card nyo. At saka po ito yung number 3. Yung tamang pagbibigay ng pera. Tamang pagbibigay ng bayad, yung loan, o kaya yung mga benepisyo. Ma'am, nadidinig pa po ba ako? Naghang yata. Sir, we can hear you po. Naghang yung PEC. How to upgrade to UMID pay card. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung may promo ng Mitsubishi Expander, tsaka yung gift check ng Jollibee,
eto na po ang ito na po yung gagawin natin. Pag-a-upgrade po kayo ng UMID pay card. Simpleng-simple lang po 'yon. Kaya lang sa tulad na nasabi ko kanina, hindi namin kayang sabay-sabayin lahat sa dami ng miyembro ng SSS. Ang mauuna talaga dito yung mga may pending card application. Ang gagawin lang po, pupunta lang kayo doon sa my.ss, ano nyo, sa account niyo sa SSS. Pumasok lang po kayo sa SSS, mag-login kayo doon. Kung wala pa kayong login account, gawa po lamang kayo. I-update po ninyo yung information ninyo doon. Ibigay po ninyo, i-rehistro po ninyo yung sarili ninyo, yung mobile number nyo, yung mailing address nyo, yung email address nyo. Para naman, yung kasi ngayon po nag-i-invite na kami, marami po kami na invite, email at saka mobile number o yung cellphone number. Kaya lang, may mga pagkakataon sinasabi sa amin na hindi naman nila natatanggap yung invite. Nakita po namin na ang problema, yung ni-register na mobile number sa sistema ng SSS, hindi na po pala yun ang kanyang mobile number. O kaya yung email address niya na nirehistro niya sa SSS, hindi na pala yung kanyang email address. Kaya yung nung magpadala kami ng invite, hindi naman natatanggap ng tao, hindi natanggap. Pero sa ngayon, i-encourage ko kayo na mag-login kayo o gumawa kayo ng account sa SSS ngayon. Login lang po kayo sa sss.gov.ph o dito sa my.sss. Ito po yung unang-unang, kung halimbawa po, kasama kayo doon sa upgrade, kung meron po kayong pending card application, ito po yung unang makikita ninyo pagka nakapag-login kayo o kaya nakapag-rehistro kayo. Meron yung pinakita ko kanina na sarap mag-upgrade, may parapol na, may pa-Jollibee pa. Ito po promo kasama ng sa pakikipagtulungan ng Union Bank of the Philippines. Nagbigay po sila ng promo na to. Nakapagkakalimbawa na isipan ninyo na i-upgrade yung UMID card ninyo, kailangan niyo lamang na sumunod dito sa mga papagawa dito sa meron naman po kasi step by step na dapat tignan eh. Ang huling po nito magko-consent kayo. Ito po, magpo-provide lang kayo ng consent. Ang nangyari po nito, nag-login kayo doon sa sa account niyo no, maglalabas po yung screen na 'yon. Tapos magko-consent lang kayo. Kung hindi naman po gano'n ang mangyayari, kung hindi naman po ganun ang mangyayari, ito po yung consent ninyo. Meron pa po susunod na paraan at lalabas na paraan para kayo makasali. Ito po yung kapag papasok kayo doon sa account ninyo sa SSS, tapos piliin nyo lang po itong data sharing consent for UMID pay card upgrade. Tapos po nito, makikita nyo na po yung pagkakasunod-sunod. Nung yung pinakita kong screen kanina, magko-consent lang po kayo, i-click nyo lang po yung tick box para i-share namin yung mga yung card application ninyo sa bangko. Kasi yung bangko po ang magagawa ng card eh. Ang Union Bank po yung gagawa ng card sa ngayon. Tapos po, pupunta kayo matapos kayong mag-login sa SSS sa SSS account ninyo, magko-consent lamang kayo, mag-download na kayo ng application ng Union Bank online. Tapos meron po silang itanong mga question and answers doon, titanong nila kung talagang kayo po ba yung miyembro. Once na magawa po yun, may digital account na kayo. Ganun po lamang kabilis, meron na kayong digital account, i-request na po nila yung information nila ninyo na ipiprint doon sa UMID ATM pay card. At tapos po, idadali na po ng courier ng UBP o ng Union Bank sa mailing address ninyo. Yun nga lang po, kinakailangan po dito, updated yung information ninyo sa SSS. Kaya ako sa inyo, kung hindi pa po kayo na-invite, kung gusto ninyong masali sa ganitong promo, actually yung promo na to, yung 200 pesos gift check na to, makukuha po ninyo lahat po ng sumali doon sa nag-consent,
lahat po yun mabibigyan ng 200 peso gift check provided na maglalagay sila ng at least 1,000 pesos doon sa account na yun para masiguro lang ng Union Bank na totoong tao to, totoong, ito yung totoong, kasi marami na pong mga kalokohang nangyayari ngayon. Para lang ma-insure ng banko na ito yung totoong miyembro ng SSS. Pagka naglagay kayo ang 1,000 piso doon, pwede nyo ilipat yung kung saan kayo galing na ATM, ano nyo, yung digital account ninyo, ilipat nyo lang yung 1,000 doon, i-issuean kayo at the end of the week po, papadala na kayo ng electronic gift check worth 200 pesos. At matapos po yung promo na to, ang promo po nito hanggang February lang eh. Matapos po nito, by March po, magra-raffle na. Yun na po yung Mitsubishi Expander. Ibibigay na po yung Mitsubishi Expander by March. Kinakailangan lang po, mag-consent kayo sa SSS muna, tapos mag-download kayo ng application nila. Kaya lang po, inuulit ko lang ulit na ang unang-unang i-invite yung mga may pending card application ngayon. Kinakailangan lang po na kung kayo sasali sa promo, i-update po ninyo yung record ninyo kay sa SSS. Kasi nangyayari, nagko-communicate. Gusto naming malaman ninyo yung promo, kaya lang marami po ang nagsasabi na hindi nila natatanggap yung notice ng SSS. Kaya kinakailangan i-update ninyo yung email address nyo, yung mobile number nyo, yung pangalan nyo, kung i-update ninyo, mag-update na kayo ngayon. Kung hindi pa kayo nai-invite, sigurado ako, mai-invite kayo hanggang next year po. Ang kailangan lang i-update natin yung email, yung mobile at saka yung mailing address. Importanteng ma-update po yan. Kung hindi man kayo ma-invite ngayon, next year, balikan ulit niyo yung account na yon, makikita nyo meron kayong invite. Para naman po doon yung sa mga previously issued UMID card. Yung mga previously issued UMID card, dito po yung gusto namin maging ATM card naman. Para kung sakasakali, nangangailangan kayo ng loan, nangangailangan kayong benefit, o kaya magre-retire kayo, maganda, diretso namin ilalabas doon sa banko yon. Sa ngayon po, Union Bank po ang ka-partner namin dito. Sa susunod na taon, meron pong RCBC na rin. Meron na rin pong iba, marami pong mga banko nang sumasali dito. Kaya lang meron pong sistema kasi na kinakailangan sabayan nila ang SSS para dito, kaya natatagalan ng konti. Pero hanggang next year po, halos marami po magiging banko. At saka kung halimbawa po hindi kayo ma-invita ngayon, para doon sa, ako din gusto ko nung expander, Mitsubishi expander eh. Kung hindi kayo ma-invita ngayon, huwag ko kayo mawawala ng pag-asa. Kasi by next year po, yung lahat ng cardholder ng UMID card, merong hiwalay na promo po doon. Mas malaki. Yun yung intayin natin. Mas malaki po yung magiging promo ng Union Bank dito. Ang paalala ko lang palagi, i-update ninyo yung contact information ninyo at saka yung mailing address nyo para pag dumating naman yung invite sa inyo, makasali kayo. Para sigurado, kasi to may cut-off din to mga promo na to eh. Tulad nito sa Mitsubishi Expander, yung mga na invite namin previously, baka by the end of the year, mag-expire na yung promo sa kanila. Tapos mag-i-invite kami ng panibago para doon sa iba pang may pending card application bago po magra-raffle naman sa Marso. Pero matapos po yon, meron pa rin po ang Union Bank na ibibigay na ibang promo para makasali ang marami at saka para po kasi nangyayari talaga ibang miyembro, walang ID, walang banko, walang paglalagay ng mga benepisyo na nanggagaling sa SS. Para ang tulong po na sa atin ng Union Bank yun, para mailabas natin ng madali, mailabas ng SSS ng madali ang benepisyo sa tamang mga tao sa mabilis na pamamaraan. Sino-sino po ba yung
para po sa mga karagdagang ano, yung mga tanong po ninyo o kaya sa detalye, yung detalye po mas madali ninyo makikita, may mga social media sa mga social media, sa FB page po ng SS, meron po ito, nagpapaskill na rin po kami. Meron na rin po doon sa ss.gov.ph, doon sa usap tayo, nandun na rin po ito. Makikita po ninyo yung detalye nito. Makikita po ninyo, pwede po kayo magtanong doon. Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo pong itanong doon. At kung sakasakaling magkakaroon kayo ng problema sa pagsali ninyo sa promo, pwede po, nandun din po ninyo, doon nyo na nasabihin. O kaya kung kayo naman nagka-problema doon sa pagsali doon sa banko, meron, makikita rin po doon kung saan kayo pwedeng dumulog, kung saan ninyo pwede gawin yung tanong ninyo. Yun lang po ang presentation para sa UMID Pay Card. Sana po maraming makasali. Sayang naman yung raffle dito. Sana marami kayong natutunan. Salamat. Ayun. So maraming salamat, Sir Ferdy, sa pag-discuss ng ating UMID ATM Pay Card. Ano, so I'm sure excited na rin yung mga ano natin, kaiskwela natin para mabasa at masagot na rin yung mga kanilang katanungan patungkol dito sa topic natin na to. Pero before that, meron po tayong ilang paalala, no? Meron tayong bagong programa. Kung kayo po ay katulad ni Ma'am Louise na hindi po alam, no, kung saan natin ilalagay ang ating spare money, meron po tayong bagong programa. Ito po ang tinatawag natin na new Voluntary Provident Fund or WISP Plus, kung saan maaari tayong mag-invest ng kahit as low as 500 pesos. Wala po, no? Wala pong ceiling to. O magkano man yung i-allow ng ating payment center na ating pagbabayaran. Ang tanging, ano lang po, ang tanging eligibility natin dito is dapat meron tayong one posted contribution sa applicable month kung tayo ay voluntary member. Kung tayo naman po ay employed, kailangan meron tayong posted contribution applicable in the last 3 months bago tayo makapag-apply nito. No? So para sa kompletong detalye, maaari nating ma-download ang kopya ng circular sa ating official Facebook channel or Facebook page rather sa Philippine Social Security System. Maaari po nating i-download yan. Ano? At since bago po itong programa, asahan po natin na isa ito sa magiging topic natin sa next nating episode kay Iskwela. Okay? So babasahin na po natin yung mga questions natin na nag-gather kasama ang ating mga kasamahan sa Member Education Department. So Sir Ferdy, basahin po natin. No? First question. This is coming from Sir Miles. Can we request an ID application through our corporate account with an employee of more than 200? So parang employer to, no, Sir Ferdy? Pwede po ba yun? Yes, Sir Rodel. Kaya lang po, ngayon, sa ngayon, dinidiscourage po natin. Pwede ko na sigurong ibalita rin sa mga... Yung, ito po, meron po tayo ngayon ito, yung mobile application, kung saan kapag nag-request po yung employer, pinupuntahan ng mga empleyado natin para capturing yung mga empleyado nila. Kaya lang, sa ngayon po, dinidiscourage namin muna ito ngayon. Hintayin po ninyo sa first quarter ng 2023, online na po ang application ng card, ng ID card. A-apply po kayo kung familiar po kayo doon sa DFA, yung passport application. Very similar po ang mangyayari. Kapag ka po kinakailangan ano, yung ang sasabi, ang gagawin lang po natin, yung employer nyo naman, imbawa sa employer one, sasabihan lang po namin sila kung kailan dapat na mag-start yung mga empleyado, mag-fill up na sila doon. Tapos kung halimbawa may 200 na, madaling-madali po yan. Saka namin kayo pupuntahan. Kaya lang sa ngayon po, ang dinidevelop yung sistema nito, pina-fine-tune na po yung sistema actually. Kinakailangan lang siguro, first quarter po ng 2023, sigurado po yun. Mapupuntahan po kayo, available na po itong online application na to para hindi kayo makikipagpilahan masyado sa branch natin para makaiwas tayo doon sa kung ano man yung sakit na nga meron ngayon.
Hintayin lang po natin. So thank you, Sir Ferdy and Sir Miles. So hopefully maantay natin ano, since it would be convenient for everyone kung magiging online filing na nga naman. No? So next question natin from Anonymous. Ano? Hindi niya nabanggit yung kanyang pangalan. So hindi namin masya-shoutout si ma'am or sir. So anyway, is UMID ID or UMID card different from UMID pay card? Sir Ferdy, magkaiba po ba to? Ang pagkakaiba lang po niya, actually yung UMID card, yung harapan niya, ang pagkakaiba lang po yung bank check. Ang nadagdag lang po sa UMID pay card doon pamula doon sa dating UMID ID o UMID card, yung bank chip na yun kasi meron ng bank component. Yung pong bank chip na yun pwede na gamitin sa ATM. Kaya yun po yung sinasabi ko kanina, kung limbawa nag-loan kayo o kaya yung mga retiree, diretso na po papasok doon sa UMID pay card nila yung pension nila, mawi-withdraw nila sa banko. Yun lang po ang diferensya. So thank you, Sir Ferdy. So parang 2-in-1 siya, no, mga ka-eskwela. Hindi ka lang merong ID, meron ka pang ATM card. That's why you need pay card. So next question po natin galing kay Ma'am Ann Cortez. Kailangan po ba mag-apply ng UMID pay card kahit may luma ka ng SSS ID card? Yes po, ina-apply po ito kasi ang nangyayari nito, sana gagawin nga namin na i-issue na lang yung UMID pay card. Kaya lang, meron po mga data privacy issue ngayon na baka maging problema. Kaya kinakailangan, tulad ng sinabi ko kanina doon sa mga may pending application, dapat magko-consent muna siya. Kailangan po namin yung consent na yon para ipagawa, gawing pay card yung kanyang ID. Para naman po doon sa mga may lumang SSID, hintayin po natin yung online application. Makikita doon sa online application po na yon, magbibigay na ako ng ano ng brief description. Doon sa UMID, sa online application po na yon, kapag ka ang binigay sa inyong ID ay na-issue ID sa inyo for the past 10 years lang po. Magko-consent na lang kayo, may pay card na kayo. Pero kung halimbawa yung ID na na-issue sa inyo ng SSS, halimbawa natin more than 10 years na, may kalumaan na yung picture natin doon. Mangyayari doon, parang magre-replace lang po tayo. I-replace lang natin para yung picture natin doon sa UMID card natin, mapalitan naman. Yun po, yun lang pagkakaiba niya. Pero mai-issuean po kayo kung regardless kung ilang taon na yung card ninyo na yun. Okay, so thank you, Sir Ferdy. O nga, no, since wala tong validity or wala siyang expiration, baka kasi hindi na natin kamukha yung picture natin sa ID. So, maaari tayong magpa-replace nito, no? So, thank you. Hopefully, nasagot po namin ni Sir Ferdy yung question nyo, Ma'am Ann. So, for our next question, galing naman po to kay Sir James. Kay Sir Edgar rather. Compulsory po ba at may deadline po ba ang mag-upgrade ng UMID pay card, Sir Ferdy? Sir Edgar, actually, may deadline po ito. May deadline po ito kasi katulad po ng nasabi ko kanina, yung mga ini-invite namin ngayon, hanggang end of the year po, binibigyan namin sila ng pagkakataon na mag-upgrade. Kasi ang nangyari po nito, ang sobrang dami po talaga ng SSS. Mahirap naman, hindi namin kakayanin kung sabay-sabay kayo. Kaya ang nangyari nito, yung may pending application hanggang ng 2022, ito po yung inuna namin. Ang deadline po nila hanggang end ng December. Pwede pong ma-extend yun hanggang February, pero titignan pa po natin kung ano yung magiging approval ng maa-aprubahan to ng management. Ganun din po naman dun sa mga may pending application pamula 2021 onwards hanggang ngayon. Hanggang February po, pwede, ang sinasabi ko po palang deadline dito, yung sa promo, no? Kasi po ano yan, may DTI approval po ito eh. Kinakailangan magsumali kayo hanggang February o kaya makapagpondo kayo.
kailangan mapondohan yun ng 1,000 yun hanggang bago mag-expire yung deadline na yun para makasama kayo sa raffle. Pero kung ang sinasabi po natin, upgrade lang sa Humid Pay Card, hindi kayo interesado do sa promo, do sa Jollibee na gift check o kaya do sa Mitsubishi Expander, tuloy-tuloy na po ito. Magiging tuloy-tuloy na po ito para sa lahat. Ito na po yung bagong promo ng SSS. Yeah, so thank you. And hopefully nasagot namin yung question nyo, Sir Edgar. Next question natin from Ma'am Mariel. For those who already have an existing old Humid card, can we upgrade to this Humid Pay card? Ma'am Mariel, opo, yung mga may dati ng Humid card. Ito po yung sinasabi ko kanina, hintay-hintayin lang po natin yung first quarter ng 2023 once mag-available po yung online application natin. Siguro maisasama ulit natin doon sa eskwela para masabi namin sa inyo na umpisa na ulit. Para ito po naman doon sa mga na-issue namin dati ng card, mga around 12 million po ito eh. Kayo naman ang bibigyan namin ng pagkakataon na mag-upgrade sa Humid Pay Card. Ito nga po yung sinasabi ko na ang promo po natin ngayon, yung Mitsubishi Expander, para po doon sa mga may pending application. Pero next year po, mas maganda po ang promo. Sigurado po yun. Hintay-hintayin po ninyo pagka nagbukas yung application namin online, mag-umpisa na kayo mag-apply. Maganda po yung susunod na promo ng Union Bank. Kaya yun, sa Union Bank po ito lahat ng gagaling. Yeah, so thank you, Sir Ferdy. Pag ganun po ba, may ano po ba yan? May bayad po ba? And isosurrender ba yung lumang Humid card ng member, Sir Ferdy? Para doon sa mga mag-a-apply online, magko-consent lang sila doon. May mga question and answer doon. Halimbawa, hindi mo na tatanong sa'yo, nawawala mo na ba yung card mo? O kaya, hindi mo na ba makuha yung card mo? O nasa na ba yung card mo? May check-checkan ka lang doon. Tapos yun, hindi mo na kinakailangan mag-surrender. Hindi ka na kinakailangan mag-issue ng affidavit of loss. Tutuloy na yung application. Tutuloy na yung online application natin. Ganon din po yun. Halimbawa, sa ngayon, kung may Humid card po sila ngayon, kasi ang nangyari, para doon sa mga may pending card application na nag-upgrade sa Humid Pay card, yung sumasama po sa promo ngayon, yung umaasa doon sa Mitsubishi Expander, i-deliver po ito sa inyong mga bahay, doon sa mailing address ninyo. Kasi nasabi ko kanina, dapat updated yung record ninyo sa SS. Kasi and yung mailing address po sa SS ang papadalhan eh. Ang maganda po nito, pag pinadeliver na po sa inyo ito, itago nyo na tong card na to. Huwag nyo nang pababayaan kung saan mapunta kasi tapos at the same time po, hindi na kinakailang isurrender yung lumang card kung meron pa kayo lumang card. Ang kinakailangan lang po nito, ingatan ninyo yung pangalawang card ninyo, yung Humid Pay card kasi may bank component na po ito. Hindi na po ito katulad ng dati. Ito may nakalink na sa bank account ito. Wala kayong kahirap-hirap nagkaroon ng bank account. Nakalink na to sa bank account yung lahat ng disbursement dito na papasok. Kaya huwag na huwag ninyong mawawala ito. Pwede po kayong mag-upgrade sa Humid Pay Card kung meron kayong lumang card na Humid. Okay, so Sir Ferdy, may bayad po ba to? Magkano kaya ito yung, if ever magpa-upgrade sila? Sa ngayon pong promo natin na to, dahil may pending card application po sila, wala pong bayad to. Sa ngayon po, yung po yung kasama dun sa promo ng Union Bank, hindi lang po may gift check, hindi lang po may expander, wala pong bayad to. Kasi nakuha na po natin sila nung nakaraan ng application. Kaya magko-consent lang kayo doon sa mga nakakarinig. Magko-consent lang kayo, magda-download lang kayo ng application, ng online application galing sa Union Bank. Kasali na kayo. Kaya maganda yung promo ng Union Bank ngayon. Thank you, Sir Ferdy. So wala tayong kukunin na bayad. Tayo pa ang magbibigay sa kanila. So yes. Buti na lang talaga may SSS. Anyway, so down to last question na tayo, Sir Ferdy. No? This is from Sir Enrico.
Can an OFW apply for you mid-pay card? Kasi ano, no? Baka paalis na si Sir Enrico kung saan man siya patungo. Sir Enrico, sa ngayon po, kung OFW, dito ka mag-apply muna sa atin. Kasi may limitation po ang UMID pay card. Kasi dinideliver po ito ng courier ng Union Bank. Kung OFW po kayo, hindi po madideliver yun doon. Kaya maganda nito, habang nandito pa kayo, para sa mga OFW na nakakarinig sa atin na pabalik na ng Pilipinas, mag-apply na rin kayo kung kasama kayo doon sa ini-invite. Para dito pa lang ma-email na agad sa inyo. Kasali po kayo. Siguro po yung para sa mga OFW, yung mga na talagang nasa abroad na lang ng matagal, siguro po kung magkakaroon ng ganitong offer, baka mga later part pa po ng 2023. Pero sa ngayon po, local lang po tayo muna. Ayan, so thank you Sir Ferdy, kasi we ititreat natin to no, na parang ATM card talaga mga ka-eskwela. So talagang dapat tayo yung tatanggap nito kasi hindi natin alam kung ano ba yung pumasok doon na halaga. Eh baka kung ibang tao ang makatanggap noon, nako, hindi na po maganda yon. So Sir Ferdy, any parting words sa ating mga ka-eskwela? Sana ang... Kung hindi pa kayo nakatanggap ng invitation galing sa SSS para sa UMID pay card upgrade, mag-login muna kayo do sa account ninyo o maggawa muna kayo ng account sa SSS. Tignan, ibigay po muna ninyo yung inyong email address, yung mobile number, iayos po muna ninyo yung mailing address ninyo para pagka dumating na yung pagkakataon ninyo hanggang next year po ito, siguradong sigurado, lalo po sa mga may UMID card na, by next year po yun, 2023, first quarter lang po yun, lahat po halos kayo makakatanggap na ng invitation. Para pag dumating na yung invitation na yun, na sinasabi kong itong expander ng UBP, maliit pa. Meron pa silang mas magandang promo para dito. Yun ang abangan ninyo yon. I-prepare lang ninyo yung member record ninyo ngayon, yung email address, yung mobile number, yung mailing address, iayos lang po ninyo para pagtanggap ninyo nun, sali agad. Para sigurado kayo na makakasali kayo doon sa promo. Yun lang po siguro, Sir Rodel. Salamat okay, po. Thank you so much, Sir Ferdy, sa pag-discuss at pagsagot ng mga tanong ng ating mga ka-eskwela. Yun lamang po, no, yung mga katanungan na ating nag-gather. But don't worry, mga ka-eskwela, if ever na hindi namin nabasa at nasagot yung mga questions ninyo live, sasagutan po natin yan through our chat facility. Kasama ang ating mga kasamahan sa Member Education Department. So, na-acknowledge po din natin ang ating mga kasamahan na walang sawa at walang kapaguran ng pagsagot sa ating chat facility, ano. Ayun po. Huwag po kayo mag-alala dahil eventually po, ipopost din ito sa ating YouTube account, which is yung MySSSPH. Nakapost din po dun yung mga previous episodes pa na na-conduct ng mga nakaraang buwan. At meron din po kaming mga pinopost dun na vlogs na pwedeng gumabay sa inyo sa katulad na sa kung paano mag-enroll ng disbursement account at kung paano mag-register sa my.sss. Okay. So, kung kayo din naman po ay interesado na matuto pa or malaman pa kung ano yung mga in-offer na benefits ni SSS at programs, pwede nyo pong sagutan yung ating Excel portal. So, this is an e-learning portal wherein you can learn about yun ngayong mga benefits ni SSS at your own pace and at your own time. So, libre po ito. Ang kailangan nyo lang gawin is scan yung QR code or i-access using yung link na naka-flash sa screen. So, currently po, ang mga available modules ngayon is sickness benefit, maternity benefit, unemployment benefit, disability benefit, salary loan, salary pension loan program, retirement benefit, funeral benefit, death benefit, and annual confirmation of pensioners program or yung tinatawag nating ACOP. Okay. So, para naman sa ating mga
employee representative na naka-join at gusto nilang magpa-conduct ng seminar sa kanilang company or sa kanilang organization, pwede po kayong mag-request ng company seminar sa amin. So, dito po madi-discuss yung mga benefits and yung mga updates na pwedeng i-discuss sa mga employees nyo. Kung kayo ay interesado po na mag-request, kindly email us at member_education@sss.gov.ph and paki-indicate na lang din po sa email yung inyong preferred date, time, and yung number of participants. Again po, para sa mga employer representative din na naka-join sa ating eSkwela webinar, meron din po kaming ina-offer na 2-day intensive online training para ng mga benefits na ina-offer ni SSS at saka ng employees compensation. So kasama dito yung mga updates at tuturuan po din po kayo kung paano mag-compute ng benefits. Okay, so kung interesado po kayo mag-register, pwede niyong ma-access sa ating chat facility yung link kung saan pwede mag-register sa aming SSS In-Depth Information Seminar. Okay. Also, pinag-iingat din po ni SSS ang publiko sa mga Facebook scammers at fixers na nag-aalok ng mga mabilisang pagproseso ng UMID card o benefit claims kapalit ng transaction fee. So, hindi po dapat ito, wala po dapat fee kapag magta-transact tayo ng ating mga benefit claims or mag-a-apply ng UMID card. Kaya wag rin po tayo maniniwala or wag tayo magpapakalat ng mga clickbait post patungkol sa mga paraffle or cash bonus para sa SSS members, lalo na po kung hindi po sa official website natin ito nakita kasi fake news po ito. So in case na maka-encounter kayo na ganitong scenario, kindly inform ang ating Special Investigation Department or ang nearest SSS branch na malapit sa inyo. Okay, so again po, para makaiwas sa fake news, please always get it straight from the source, the verified SSS social media accounts. So naka-flash po sa screen yung mga verified social media accounts ni SSS. So for Facebook, Philippine Social Security System, for Instagram, My SSS PH, for Viber, My SSS PH Updates, for Twitter at PHL SSS, and for YouTube at My SSS Philippines. At dito na po nagtatapos ang ating eSkwela Webinar Episode 9. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-eSkwela natin na dumalo at nahinig. Sana po ay marami kayong natutunan and we hope to see you again sa mga susunod pa naming mga eSkwela webinar episodes. Muli, ako po si Luis Luzuriaga. At ako naman po si Rodel Castillo. Mabuting araw po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na episode kay eSkwela. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa membro, sa bisyo magkabago. Explore.